Hi, hello everyone. Welcome to my channel, Orchids and Me. So today, I want to share to you some tips para mag-bloom or mag-produce ng spike ang mga alaga nating Phalaenopsis. So, tingnan niyo po ito, yung mga Phalaenopsis ko na may spike. Yan, ako, malapit na siyang mag-bloom. Excited ako masyado sa bloom niya kasi nabili ko po sila, wala silang ID, so assorted, so dalawa po ang bloom niya, isa yan, tapos may isa pa dito, so nabili ko po to after bloom. Mahilig po akong bumili ng mga orchids na after bloom. Ito nga yung tinanggalan ng mga flowers nila. Pero hindi ko akalain na mag-produce siya ng another spike. At hindi lang, medyo malaking spike din yung pin-reduce niya, ha? Hindi siya maliit na spike. Kasi usually, cakey ang pinuproduce or maliit na spike. Pero mahaba siya. So, ito, kariripat po lang po nito. One month na siguro. Tapos after 2 weeks matapos ko siyang iripat, flower spike or buds. So, pakita ko po muna sa inyo lahat ng mga Phalaenopsis ko na may spike. So, ito, niripat ko to 1 month ago, I think. Machi-check nyo po to. This is the same orchids na ginamit ko sa pag-video ko ng Phalaenopsis after bloom care. Machi-check niyo po yung video na yun sa channel ko, Orchids and Me. If you want to subscribe, I'll be very happy and thankful so that I can share more orchid ideas, experience, and tips with you. Meron pa pong iba. Sandali po. Puntahan natin. So, ito naman yung Phalaenopsis na ginamit ko sa unang-unang video ko, yung paano mag-repot ng Phalaenopsis. Ayan, may spike na siya at dalawa pa. Ito po, leaf burn. Kasi naiwan ko siya dun sa gitna ng table at na umalis ako 1 week. Pagbalik ko, ito na siya. Kasi nag-change na yung position ng araw. Kaya dapat po i-check natin yung mga orchids natin. Kasi minsan nagpapalit ng position or umiiba yung position ng araw at baka mamaya magka-leaf burn na sila. Ito yung isang kasama niya. Ito mayroon na talagang flower to. Nung niripat ko, may dalawa siyang flower. Hanggang ngayon, may dalawa pa siyang flower. Pero ito po ay bago na. Nagpo-produce pa po kasi siya ng buds. Pagkatapos kong maripat, hindi siya tumigil ng kakabulaklak. So, liko, baba po tayo. Meron pa po akong iba dun sa baba na may a flower spike. Kasabay nung pagripat ko nito 2 months ago, yung paano magripat ng Phalaenopsis. I think that was January po. So, ito naman yung mga kasabay nung niripat ko nung January. Asan na ba yun? So, ito po, may flower spike na rin siya. Iba-iba kasing klaseng pot ang ginamit ko, tinry ko. Mag-check niyo dun sa video ko na yon. Out of 6, 6 ang nag-flower. Ay, 3 ang nag-flower out of 6. So, ito, tingnan niyo po ito, bababa ko. Ito naman, yan, January ko rin, tanyo po ang haba na ng spike niya, malapit na siyang mag-bloom, at meron siyang, nagkaroon siya ng sanga, ng flower spike. Naku, mukhang magbabad blast yung isa, sana hindi matulo. Ito, parang nagbabrown yung isa, pero sana dire-diretso siya. Ayan. So, yan po yung dalawa or tatlo yung merong flower spike. At ito naman ang pinakauna kong Phalaenopsis. So, itong flower na to, since
October pa ito. Ngayon, nalalanta na siya. Saka yung, kita mo, ayaw kasi yan tumigil magbigay ng bloom. So, pero yung spike niya, luma na. So, nagbabrown na. Kakat ko na to. Nagkaroon siya ng crown rot. Pero even though, nagsige pa rin. Sinustain niya yung flower niya. Naiwan ko kasi ito eh. So, nadiligan nila sa taas at nagkaroon ng ground rot. So, pagkatapos nito, I hope kaya ko pa siyang isave. Ground rot na, leaf burn pa, kawawa naman siya. Pero itong pinakauna kong orchids na love na love ko. Ito ang nagpatunay sa akin na pwede palang mag-rebloom ang Phalaenopsis dito sa Pilipinas. Kasi isa lang siyang binili ko dati, red flower. Tapos sabi ko, hindi balik kahit hindi siya mag-bloom ulit. Pero nag-rebloom siya. So, this is a rebloom. Itong unang Phalaenopsis ko na nag-rebloom. So, paano nga ba magpa-rebloom ng Phalaenopsis? Ang alam ko po, based sa experience, I've been taking care of Phalaenopsis. Mga 10 years ko na po silang inalagaan sa US. Pero dito, first time, ngayon taon lang ako nag-try ng pagbalik ko ng Pilipinas. So, akala ko hindi siya magre-rebloom dito kasi alam ko, isa sa requirement ng Phalaenopsis para mag-bloom ay drop in temperature. So, dapat magkaroon ng drop ng temperature para ma-initiate ang flower spike. Kaya isa lang ang Phalaenopsis na binili ko noon na may flower kasi hindi ko sure kung mapapareblom ko siya dito sa environment natin at sa climate natin. Pero ito nga po, ang dami na nilang may blooms. Kaya masaya po ako. So, ano nga ba dapat gawin? So, sa setting natin, ang ginawa ko lang po ay inilabas ko siya. So, few months ago, medyo malamig sa gabi. At lalo sa madaling araw. Hindi ko lang alam ngayon kung kaya pa nating magpa-rebloom ng Phalaenopsis. I hope it's not too late para i-share ko sa inyong mga tip na to. Kung halimbawa naman po, may air-conditioned room kayo, lagay nyo kaya doon yung Phalaenopsis nyo po. Kasi di ba minsan tin-turn on natin yung aircon natin sa gabi. O kung, tapos, at least for 2 weeks, try nyo pong ilagay doon. Para malamigan. Tapos, pag nagkaroon na po na siya ng spike, ilabas nyo na po siya sa medyo warm naman, medyo mainit-init para gumanda yung flower niya o dumami yung bulaklak niya. Pero, before noon, siguraduhin natin po na matured yung plant. Katulad nito, syempre, nag-bloom na siya. So, ibig sabihin, blooming na talaga siya. Kung nag-bloom na siya, ang tendency na lang siya niya with proper care, proper air circulation, water, tamang media, at pag-aalaga, ay mag-bloom ulit. So ito, hindi ko po ito nilagyan ng fertilizer. Ngayon lang ko nilagyan ito ng Osmocot. Last week lang. Pero kumbaga, hindi siya nag-bloom dahil sa fertilizer. I think so. Kasi wala naman eh. Pagkaripat ko kasi, usually pag nagre-ripat ako, hindi ako naglalagay ng fertilizer kagad eh. After 2 weeks o 1 month pa bago ko maglagay. Talagang na-initiate lang ang bloom niya kasi iniwan ko sila dito sa labas tapos malamig. At saka natuwa ako. Sometimes ang lumalabas yan, cakey, pero ito nagulat ako. Flower spike ang lumabas. Tapos, basta tama lang po yung feeling ko rin pag nire-repot sila, masaya sila. Katulad nito, ang dami nilang ugat. Yun, nag-produce sila ng roots. So, isa pa yun, parang grateful sila at niripat natin, natanggal sila sa crowded na pot nila or media, nakahinga yung roots nila. So, in gratitude, na-appreciate nila yung pag-aalaga natin. So, nagbibigay sila ng flowers. Yun po ang isang iniisip ko na dahilan din. So, ang gawin po natin, i-subject natin siya sa drop of temperature na hindi natin alam kung paano natin gagawin. Sabi nila, guys, sa ref, pero huwag niyo pong gagawin yun. Ano po, sa
labas nyo ng bahay, mga at least 2 weeks to 1 month. Tapos, o kaya, sa air-conditioned room, i-expose nyo po doon. Basta't matured yung plant, healthy at lahat, for sure magbo-bloom. So, yun lamang po, I hope na may nakashare ako ng konti yung knowledge sa inyo. Sabihan nyo po ako kung naging effective or na-bloom nyo, napabloom nyo yung phalaenopsis nyo. Give me some comments or advice, like, dislike, at kung ano pa kung gusto nyo ibigay na message sa akin. And thank you for watching. Hope you'll subscribe to Orchids and Me. Bye-bye. See you next video.